Maaga silang dumating sa airport. First time lang ni Raniel na lumabas ng Pilipinas at pumunta sa New York. Nag-aalala siyang baka maligaw pang kanyang boyfriend. Anong oras na ba? Tanong ulit niya kay Sarah. 7 o'clock pa lang. Huwag kang makulit. 8 pa naman ang dating ng flight ni Raniel. Sinabihan mo ba siya, Samantha, na magdamit ng makapal? Almost winter na rito sa New York. Ani Marco, walang problema. Yayakapin ko na lamang siya. Natatawa niyang sabi. Noon siguro pwede mo pang gawin yon. Pero lumalaki na ng hustong katawan niya, di ba? Pag niyakap mo siya sa harap eh, di mo maaabot yung likod niya. Gusto ba niyong ikuha ko kayo ng kapeng mainit habang hinihintay natin ng flight ni Raniel? Yes, Daddy. Magkapanabay nilang sabi ni Sarah, saka bumungis-ngis. Ilan sa mga tao sa tabi nila ang napatingin sa kanila. Nagtataka siguro kung bakit nila tinawag si Michael ng Daddy. Gayo masyado pa tong bata sa edad nito para magkaroon ng mga dalagang anak. Marco? Marco Santiago? Bulalas ng isang boses lalaki. Sabay silang napalingon sa nagsalita. Isang lalaking naka-overcoat ng itim. Nag-alis ito ng sunglasses na makalapit to sa kanila. Agad niyang napansin na kulay hazel ang mga mata nito. At higit din tong matangkad kay Marco. Justin? Anong ginagawa mo rito? Nakangiting nakipagkamay si Marco dito. Nag-stop over ang flight ko rito. I'm going to Paris. Tumutok ang mga mata nito sa kanilang dalawa ni Sarah. So, who are these beautiful ladies? This is Samantha and this is Sarah, mga anak ko. Napanganga ang lalaki. Malakas ang naging tawa na nilang tatlo. Binibiro mo ba ako? Ilang taon na ba sila? We're 24. Sabi ni Sarah. At fraternal twins kami, kaya magkasing edad kami. Matanda lang ako ng 2 minutes kay Samantha. Wala pa rin ekspresyon ang lalaki, ang paniniwala na sinabi nito. Pilyo ka pa rin, Marco. Sabi nito, I'd like to chat. Pero, tinatawagan na yung flight ko. Magkita na lang ulit tayo sa Pilipinas, okay? Ladies, nice to meeting you. Nang makatalikod na to, ay katakot-takot ang naging tanong ni Sarah. Sino yun, Marco? Pilipino ba siya? Diretsyong-diretsyong Tagalog niya. Naturalized lang ba siya? Mas mukha kasi siyang Amerikano eh. Pilipino na si Justin at sa Pilipinas na siya lumaki. Kung bakit ganun ang itsura niya ay dahil mga Amerikanong pamilya niya na nag-settle down sa Pilipinas at nagtayo ng business after World War II. Although tinatawag na nilang sariling bayan ng Pilipinas, wala ni isa man sa miyembro ng pamilya nilang nag-asawa ng Pinoy. Foreigner pa rin ang pinakakasalan nila sa kanila dadalhin sa Pilipinas. Kaya namementi nilang Caucasian look sila. May asawa na ba siya? Tanong ni Sarah. Nan, pero natigilan si Marco. Huwag mong sabihing interesado ka sa kanya. Why not? Dapat lang naman na magkaroon na ako ng boyfriend, di ba? Sa aming lima, iyak ko na lamang itong walang love life. Napailing ito. Nakalimutan mo na ba ang isa kang Pilipina? Member of his family don't marry Filipinas, lalo na si Justin. Ang hinahanap niya yung perfect Caucasian wife. Tall, blonde, blue-eyed, and etc. Although 5'6 ka, that is still not tall enough for him. Hindi ka yung blonde at lalo hindi ka blue-eyed. Bukod doon, ang maaari lamang masama sa pamilya nila ay yung mga mayayaman talaga. At kahit na kumikita ka riyan ng mga inventions mo, kulang pa rin yan para maging qualify karoon sa kayamanang dapat na taglayin ng isang babaeng hinahanap nila. Namaywang si Sarah. Sinasabi mo bang hindi ko kayang paibigin ng lalaking yon? Kayang-kaya mo lamang siyang konsumihin. Natatawang sabi ni Marco. Hinataw ito ni Sarah sa braso, ngunit patuloy pa rin to sa pagtawa. Nang dumating ang eroplanong kinalululanan ni Raniel,
ay halos maganda haba-haba ang kanyang leeg sa pagtingin sa mga lumalabas na pasahero sa arrival area. Ngunit naubos ng lahat ng lumalabas ay hindi man lang nila nakita sa Raniel. Nagtungo sila sa information counter. Doon nila nalaman bagamat nakalista sa passenger list ang pangalan ng lalaki, hindi ito sumakay sa plane. Bakit ganoon? Nagkausap pa kami sa phone bago siya umalis ng bahay papunta sa airport. Nagtatakang sambit niya. Agad siyang nag-long distance call. Maging ang pamilya ng lalaki ay nagulat sa sinabi niya. Ang pagkakaalam ng mga to ay sumakay to sa eroplano. Tinawagan niya si Gabriel at Ryder, pinahanap niya sa mga ito si Raniel. Lumipas ang isang araw, ang tanging balita na nakuha ni Samantha ay nawawala ang kanyang boyfriend at walang sino mang nakakaalam kung nasaan na to. Nang dumating si Raniel sa airport, ay isang oras nang nakakalipad ng eroplanong dapat isinakyan niya. Nagkaroon kasi ng aksidente sa kalsada, isang jeep at isang kotse ang nagbanggaan. Marami ang sugatan at kailangan madala agad sa ospital. Hindi niya ugaling basta pabayaan na lamang ang ganoong sitwasyon. Lalo pa at marunong siya ng first aid dahil tinuruan siya ni Elise. Ginamit niya ang sinasakyan niyang taxi para madala sa ospital ang ilan sa mga sugatan. Nang matiyak niyang inaasikaso na ng mga manggagamot ang mga biktima, ay saka siya nagtungo sa airport. Balak niya maging chance passenger na lamang. Na long distance call din siya sa bahay na tinutuluyan ni Samantha sa New York. Ngunit walang sumasagot. Halos na kinikinita na niya ang magiging pagwawala ng dalaga. Dahil for the first time, ay malay-laid siya sa kanilang usapan. Pero may ilang oras pa siya para matawagan ito at masabihan na pagkakadelay ng flight niya. 2 oras siyang naghintay, ngunit halos lahat ng flights ay fully booked. Holiday seasons na kasi. Ang tanging pag-asa niya para hindi siya masyadong malit sa sinabi niyang pagdating ay kung sasakay siya sa isang chartered flight patungo sa Hawaii. Mula roon, ay mas madali siyang makakabook na flight patungo sa New York. Binilang niya ang dalang pera, kasya para sa isang seat sa isang charter flight na papaalis na. Nakipagsapalaran siya, matapos ang inspection at iba pang pag-aayos, ay nakasakay na siya sa maliit na jet plane patungo sa Hawaii. 8 silang sakay niyon, kasama na ang pilot at co-pilot nito. Napansin niyang siya ang pinakabata sa mga pasahero. Puro mga mukhang business people ang 2 babae at 3 lalaking kasabay niya. May private jet plane si Gabriel at dahil close friend sila ng lalaki, natitiyak niyang hindi siya mahihirapan kung magsasabi siyang gagamitin niya to. Pero pinalaki siya ng kanyang itay na hindi pala isa sa ibang tao. Hanggang may magagawa siyang sariling paraan, gagawin niya yun bago siya humingi ng tulong. Sumandal siya sa upuan. Ipinikit niya ang kanyang mga mata. Sa Hawaii na siya muling kokontakin ni Samantha. Iidlip muna siya. Medyo matagal din ang flight na ito. Ginising siya na malakas sa sigawan ng mga kasama niyang pasahero. Agad diyang napansin ang malakas na vibration sa buong eroplano. Anong nangyayari? Nagmamalfunction ang engine ng plane. Bulalas ng lalaking nasa unahan niya. Babagsak tayo o mamatay tayo. Sigaw naman ng isa sa mga babae. Wala sa intercom ay narinig nila ang boses ng pilot. Everyone, stay in your seat. Sa may itaas ng upuan niyo ay kunin niyo ang suot ng mga life jackets. Maglalanding tayo sa dagat. Don't worry. Stay calm and make sure na makakafasten na husto ang inyong seatbelts. Put your head between your legs para mabawasan ang anumang injury sa paglalanding natin. Agad niyang sinunod ang utos ng pilot. Ang babae nagpapanig sa tabi niya ay hindi makuha-kuha ang life jacket nito. Tinulungan niya to. Pilit itong kinalma. Ngunit sa loob-loob niya ay naroon ang kanyang takot. Hindi para sa kanya, kundi para kay Samantha. Mag-iiyak ang dalaga oras na mamatay siya. Tahimik siyang nagdasal at inihanda ang kanyang sarili.
noon niya pinagsisihan ang mga naging desisyon niya. Napakaikli ng buhay at walang sino man ang nakakaalam kung kailan to babawiin. Dapat eh hindi na siya naghintay. Hindi na niya pinairal ang kanyang prinsipyo. Minahal na sana niya ng husto si Samantha. Pinaligaya. "I'm sorry, Samantha. I'm sorry." Anas niya sa pagbulusok ng eroplano. Ang langit na asul ang unang nakita niya nang pagbalikan niya ng malay. Nasundan niyo ng mukha ng piloto ng eroplano. Si Captain Esguera, nakangiti ito. "Don't worry, buhay ka pa, nawalan ka lang ng malay. But you managed to save this Peralta." Nakangiting sabi nito. Naupo siya. Noon niya napansin na sa isang maliit na fishing boat sila. Kumpleto silang lahat. Nakaligtas si Mrs. Peralta, yung babaeng labis na naging hysterical. Nang maglanding sa tubig ang plane, ay nag-stuck ito at hindi ito nagawang makalaglag ang seatbelt. Dahil siya ang malapit dito, sinikap niyang tulungan ito kahit na pinapapasok na ng tubig ang eroplano. Hindi niya natatandaan kung paano niya nagawang mailabas ang babae. Medyo shock pa ito, nakatingin lang sa dagat. "Anong nangyari?" "May nakasagap na distress signal ko. By the time na bumagsak tayo sa tubig, isa ng fishing boat ang paparating. We were lucky." "Nasaan na ho tayo?" "Nasa gitna ng Pacific Ocean. Ayon sa kapitan ng barko, taga Marina sila. Doon nila tayo pansamantalang dadalhin." Tinapik niya ito. "Ibang klase ka rin. You're a real hero." Nag-init ang mukha niya. Ginawa lang naman niya ang dapat niyang gawin. Ang isla ng Marianas ay 1,087 square kilometers ang laki. Bagamat part ito ng isang grupo ng mga isla sa Pacific Ocean na matatawag na isang bansa, may sarili itong gobyerno at iba-iba rin ang kultura nito. Isa yung kultura na hindi niya maintindihan. Hindi lamang dahil iba ang salita ng mga tao, bihira lang ang nakakapagsalita ng Ingles. 3 araw na sila sa isla na makontak ni Captain Esguera ang kumpanyang pinagtatrabuhan nito. Nalaman nilang kakailanganin pa nilang manatili sa isla ng ilang linggo dahil hindi agad makapagdadala ng eroplanong susundo sa kanila ang kumpanya dahil masama ang panahon sa Pilipinas. Ayon sa piloto, sasagutin ng kumpanyang anumang magiging gastusin nila sa loob ng panahong iyon. Sa pagtigil niya sa isla, na may 200,209 inhabitants lamang. Nalaman niyang walang sino man ang may telepono roon. By shortwave radio, ang communication ng mga to sa outside world. At malabong matawagan niya sa pamamagitan niyon si Samantha. Batid niya nag-aalala na sa kanya ang dalaga. Ngunit wala na siyang magagawa pa. Umaasa na lamang siyang ang kumpanya ng chartered plane na sinakyan niya ay kukonsulta sa flight manifesto at ipapaalam sa pamilya niya ang nangyari. Ipinasya na lamang niya maghanap ng magandang regalo para dito. Ngunit sa halip na regalo ang matagpuan niya, ay isang kakaibang kaugalian sa islang nasaksihan niya. Ang hula niya ay 12 anyos pa lamang ang batang babaeng walang tigil sa pag-iyak habang hawak-hawak ito ng isang matandang lalaking tila ama nito. Isang malaking lalaking balba sarado naman ang nag-aabot sa matanda ng isang supot. Pagkatapos buksan at tingnan ng husto ng matanda ang laman ng supot, ay binigay nito sa balba saradong lalaki ang batang babaeng lalo nag-iiyak. Hindi na siya nakatiis, bagamat hindi na naintindihan ang nangyayari. Batid niyang hindi yun nagugustuhan ng bata. Pilit niyang inalam sa mga taong nanonood sa mga pangyayari ang tunay na nagaganap. Isang lalaking medyo nakakapag-Ingles ang nagpaliwanag sa kanya. "The girl is being sold to that big man." Saad nito? "What? She will become his property." Kinalabutan siya. Hindi niya mapapayagang mapahamak ang batang babae. "We should call the police. This must be stopped." Umiling na nagpapaliwanag. Para tiraw yon ang paniniwala at buhay ng mga to. Ang mga anak na babae ay maaaring ipagbili ng mga magulang.
But this is wrong. You can only stop this if you have more money to offer to the girl's parents, or you are sure you can diff the buyer in a flight in our ring of challenge. Sigurado siyang hindi niya kayang tumbasan ng anumang binayad ng balbasaradong lalaki. Ngunit kaya niya tong labanan. Marami rin siyang matutuhang fighting techniques mula kina Aki at Kate. Panahon na para gamitin niyang mga yon. Lumapit siya sa ama ng batang babae. Napatingin sa kanya ang batang babae. Humihingi ng tulong ang mga mata nitong luhaan. Tutulungan niya to. Hindi niya papayagang mapahamak to. At dito na po nagtatapos ang part 6 ng ating kwento. Muli niyo po akong samahan sa mga susunod na kabanata ng ating kwento. Maraming salamat po. God bless everyone!